A beautiful morning po sa inyo, mga mahal naming mga kaibigan, and welcome pong muli sa Your Light Forever. Makakasama ko po ngayon ang kapatid na Vinis at ang kapatid na Lemuel. A beautiful morning po, ka-Vinis at kapatid na Frank. Opo. At nais din po nating batiin ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin ngayon dito sa Your Light Forever, yung mga kasama natin habang nagkakape sila, nag-aamusal. A beautiful morning and a beautiful day po sa inyong lahat. Yes, good morning everyone. At syempre, mawawala ba ang greeting sa Your Light Forever? Opo. Kaya binabati po natin ang Magkalas family dyan po sa Tarlac. Gayun din po ang mga kapatid po natin dyan sa Talon, Las Piñas, hello po sa inyo. Hello po sa inyo. Happy at binabati ko po ang aking Kuya Vlad. Happy, happy birthday po sa iyo. Happy birthday po, Kuya Vlad. At sa lahat ng January celebrants, happy, happy birthday po sa inyo. Gusto rin po naming batiin yung bagong kasal na kasama po natin ngayon, ang kapatid na Vinis. Congratulations po. Vinis Quebral Pingol. Yes. Mrs. Pingol. Congratulations at best wishes sa inyo. Thank you po, Callum. Thank you po, Ka Frank. So, hello po sa Pingol family. I love you all. Babati rin po ako sa lahat po ng mga viewers po natin dyan po sa distrito ng Caloocan North, Camanava, ganun din po sa Bohol at sa distrito po ng Metro Manila East. Yan. Happy watching po sa inyong lahat. Sa lahat ng, actually hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yes po. Happy watching po. Mga kaibigan, natalakay na po natin sa mga nagdaan na masama po ang materialistic at ang paghahawak sa sariling karunungan o kaalaman. Masama rin po ang ni hindi naniniwala sa Diyos. Mangmang po iyan ayon sa Biblia. Paano po naman ang naniniwala nga sa Diyos, hindi naman po tumutupad sa mga utos niya o tumutupad nga partial o half-hearted naman? Mali at masama po yan, hindi po ba mga kaibigan? Dapat po na ang Diyos ang pangunahin sa atin pong buhay upang yung kanyang basbas, yung kanyang pagpapala at yung patnubay niya sa bawat isa sa atin, eh lagi nating matamo. Ang mga hindi po kasi naniniwala sa Diyos, mga kaibigan, o yung pag-asa nila, eh nandito lang sa mga pinag-aralan nila. For example, o kaya yung mga narating po nila sa buhay na ito, eh hindi po magiging matatag yun. Tungkol po riyan, mag-focus naman po tayo sa tanong na, ang science po ba ay kasalungat ng Biblia? Panoorin po muna natin ito. How Christians live and work in a world at risk. Wars, pandemics, and calamities are among those that crunch economic progress, leading to shortages of supplies for human needs. Economic downturns follow. Poorer families and nations are hit worse by these. Governments, other groups, and institutions try to shield the economy from the adverse effects of a slowdown and unemployment. Analysts today say that about 60% of low-income developing countries are either high-risk or in debt distress. 52 developing countries are home to half the world's population living in extreme poverty. According to a UN report, nearly half of the world's population lives in poverty, including 1 billion children. Of those living in poverty, over 800 million people live in extreme poverty. This could surely be mirrored in the lives of families and individual citizens. There are development objectives to eradicate extreme poverty and ensure proper access to economic resources, but the world continues sinking into deep woes and poverty. Parents and the youth should be involved in poverty reduction. Young people are not merely a group to receive help, but also should serve as initiators and participants in fighting poverty. Higher educational attainment is also crucial. The youth should continue helping themselves. The Iglesia Ni Cristo Church of Christ is also doing its share in fighting poverty through education. Through massive programs in housing and community projects, through eco-farming in the Philippines and other countries, and through other programs. For the faithful, as they do their best to stand on their own feet by being industrious, persevering, and hardworking, they don't forget to pray, trust, and serve God with full devotion. These, among others, are, for them,
the most important things they should prioritize to do as they continue living in a world at risk. The righteous are guided and protected by the Lord, but the evil are on the way to their doom. Happy are those who reject the advice of evil people, who do not follow the example of sinners. Instead, they find joy in obeying the law of the Lord. They succeed in everything they do. Strengthen the family. Societies, social institutions, and nations are bolstered by strong families. A strong family is formed by receiving a quality education and having wholesome physical, social, and media environments, among others. On the other hand, as we focus on family members, observation, studies, and sifting through data show the most powerful factors that may lead to violence or criminality. Living in slums. Bad parenting. Family communication deficit. Divorce. Low education, although other criminals come from wealthy and educated families. If there are no good role models. Following evil influencers, including bad media content on the internet. Teenage pregnancy or single parenthood. Dysfunctional or disintegrated families. Bad peers. Wrong choices and decisions by individuals. Weak or no spiritual foundation. Good parenting, a positive environment, good media, good knowledge, and more importantly, a good belief system are integrative and developmental in creating supportive communities and strong families and in molding good citizens. Good day to all the viewers worldwide. You are watching your life forever. You are watching your life forever. Science has undoubtedly revolutionized knowledge and provided us with unprecedented enhancements and advancements. It has allowed us to cure many diseases and unravel some of the mysteries of the universe. However, science is not without its limitations. One of the central limitations of science lies in its reliance on empirical evidence and observable phenomena. Science seeks to explain the world based on tangible evidence that can be tested, measured, and replicated. While this approach has been successful in uncovering some new knowledge, it inherently excludes certain aspects of human experience that cannot be quantified or observed. Concepts such as love, beauty, or aesthetic judgments escape scientific scrutiny. Moral judgments and conclusions about faith are outside the realm of science. Ethics, aesthetics, and religion fundamentally influence human societies. Science operates within the boundaries of time and space. Current scientific methodologies are bound by the limits of technology and knowledge, preventing humans from comprehending most of the mysteries of the universe. Many things remain enigmatic puzzles that elude scientific explanations. Limited human senses and cognitive capacities hinder the ability to access dimensions beyond the realms of the current scientific framework. Science is susceptible to the biases, flaws, and limitations of scientists as human beings, like preconceived notions and errors in judgment. While the scientific method strives to minimize these limitations through rigorous experimentation, it does not eliminate the personal beliefs, cultural biases, and societal pressures that can influence scientific stance. Moreover, science cannot provide answers to ethical and moral dilemmas. It does not dictate what we ought to do. It cannot answer questions regarding the value and purpose of human life that only true religion could. A chemist, John W. Hill, admits, "Scientists, like other human beings, use intuition and generalize from few facts. Sometimes they are wrong. Scientific models are constantly being re-evaluated
and revised as new data is obtained. And author Enno Wolfis states, "The history of science clearly shows that what is considered scientifically true today may not be so tomorrow." Embracing other ways of knowing, such as art, literature, and other strands of knowledge, can complement scientific knowledge. We can foster interdisciplinary collaborations that bridge the gap in our understanding to lead to more comprehensive solutions to complex problems. In conclusion, science is a remarkable tool. However, it is crucial to recognize and accept its limitations. Science cannot capture the full range of human experience, completely grapple with the mysteries of the universe, eliminate human biases, or answer ethical dilemmas. By embracing these limitations and incorporating other ways of knowing, we can push the boundaries of human knowledge and work towards a more enlightened understanding of our existence or reason for being. After all, the total knowledge of humankind is just a tiny drop in an ocean of infiniteness that is unknown. But the Lord is the true God. He is the living God, the eternal King. But God made the earth by His power. He founded the world by His wisdom and stretched out the heavens by His understanding. Yes, grass withers and flowers fade, but the word of our God endures forever. Welcome back po at nagbabalik po tayo sa ating talakayan. Opo. Gaya po ng ating napanood, mga kaibigan, ang science po ay hindi po kasalungat ng Bible. Mm-hmm. Tama po kayo doon, kapatid na Frank. Kasi mga kaibigan, kapag ang isang bagay ay katotohanan o nasa uring, kung tawagin natin, ultimate truth or opo, absolute truth, di ba? Hindi po kailanman sasalungat yun sa Biblia. Sapagkat ang mga salita ng Diyos ay katotohanan. Opo. At wala pong dalawang bagay na totoo na maaaring magkasalungatan. Opo. Kaya kapag ang sinasabi po ng science ay totoo, tiyak po na hindi sasalungat sa Bible. Mm-hmm. At dapat pong tanggapin muna ng tao na ang Biblia ay salita ng Diyos. Mahalaga po yun. Ang ilan po sa maraming mga katibayan niyan ay ipaglilingkod po namin sa inyo. Mm-hmm. Tungkol po sa paniniwala ng marami noong una, ano po ba yung pinaniniwalaan po nila noon na napatunayan din pong mali? Ganito po ang nakasulat sa aklat na pinamagatang Why We Believe the Bible, dito po sa page 49 sa wikang Filipino na po. Nang sulatin ang Biblia, ay malaganap ang paniniwala ng mga tao sa daigdig na ang mundo'y lapad. Sinasabi noon na kung ang sino man ay magpakalayo-layo patungo sa gilid nito, ay mahuhulog siya. Sa wakas, naglayag si Magellan at ang kanyang mga tauhan sa palibot ng mundo at sa pamamagitan niyaon ay napatunayang bilog ang hugis nito. Mga kaibigan, ang mundo'y lapad ayon po sa paniniwala noong una. Mm-hmm. Pero proven po na bilog sa first circumnavigation na sinimulan po ni Magellan. Yes. At mga kasama gaya ni Elcano noong 16th century. Mm-hmm. At hanggang ngayon, sa panahon po natin, marami pa rin ang naniniwala dyan. Kahit na nasabi natin na napatunayan na ng siyensya, di ba, na opo, ang mundo ay bilog. Kasi hanggang ngayon, mayroong mga naniniwala doon sa tinatawag na flat earth theory, hindi opo ba? So, isang issue pa rin yan hanggang ngayon sa panahon natin. Subalit mga kaibigan, matagal na pong napatunayan at pinatunayan ng Biblia na ang mundo po ay bilog. At yan po ay mababasa po natin dito po sa Isaiah 40, ang talata po ay 22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Siya ang nakaupo sa kabilugan ng mundo. Mga kaibigan, sa English po, kung ito po'y babasahin natin, ay circle of the earth. Ang pahayag pong ito, mga kaibigan ng Biblia, na ang mundo ay bilog, daang-daang taon na po nung bago pa po naglayag si Magellan. Tsaka yung itinuloy nung kanyang kasama, si Elcano. Pero daang-daang taon, bago pa yun, sinabi na ito ng Biblia. Kaya hindi rin po dahil sa pinaniniwalaan po ng marami yung isang sinasabi nilang scientific fact, ibig sabihin nun, tama na yon o totoo yon.
ano pa po ba ang pinaniniwalaan ng marami po noon sa matandang panahon na napatunayan ding hindi po pala totoo, samantalang matagal na pong nakasulat sa Biblia ang totoo? Ganito naman po ang nakasulat dito pa rin sa aklat na Why We Believe the Bible. Dito naman po sa page 49 to 50 sa Filipino na po. Ang mga Griego at Romano ng matandang panahon ang pinakamaunlad na mga tao sa kanilang kapanahunan. Gayunman, naniniwala sila noon na ang mundo'y namamalagi sa kanyang dako dahil sa ito'y nakasalalay sa mga poste o kaya naman ay sa liig ni Atlas. Naniniwala noon ang iba na ang mundo ay nakapasan kay Atlas. Makaibigan, ang mga Griego at Romano noon ay naniniwalang may tukod ang mundo o kaya ay pasan ng higante raw na si Atlas. Opo, maaring marami tayong viewers na nangingiti o natatawa sa paniniwalang yan ng marami noon. Opo. Pero ano naman po, Kalem, ang matagal na pong nakasulat sa Biblia tungkol po sa Earth? Kung Biblia ang sasangguniin natin, mga kaibigan, tungkol po dyan sa nabasa po ng kapatid na Frank na paniniwala noon, eh ganito ang ating mapapakinggan. Dito po sa Hob 26, ang talata po ay 7. Ibinitin ng Diyos ang mundo sa kawalan. Mga kaibigan, ayon po sa talata ng Biblia, ang mundo anya ay ibinitin ng Diyos sa kawalan. Hindi po sinabi na nakatusok sa poste, hindi po ba? O kaya pasan-pasan nung isang Atlas. Higante na si Atlas, hindi po. Hindi 'yun ang katotohanan. Kundi ayon sa Biblia, nakabitin po sa kawalan. Sa panahong nakalayo na po ang astronaut sa space. Napatunayan po ngayon 'yan sa panahon natin, hindi nakuhanan ang Earth na nakalutang sa kawalan o space. Lalo po nating na-appreciate ang katotohanang binasa po na matagal na po palang nakasulat sa Biblia, hundreds of years bago pa nakuhanan ng Earth from space. Yes. Tama kayo doon, kapatid na Vinis. Kaya mga kaibigan, dapat lang po talagang paniwalaan ang Biblia bilang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Exactly po, Kalem at ka Vinis. Mga kaibigan, bukod pa po riyan sa mga nabasa na namin, ito pa po, itutuloy ko lamang po ang pagbasa dito sa Why We Believe the Bible sa page 56 sa Filipino. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga tao ng matandang panahon ay naniniwala na kakaunti lamang ang mga bituin sa kalangitan. Noong 150 BC, sinabi ni Hipparchus na ang mga ito'y hindi aabot sa 3,000. Noong AD 150, sinabi ni Ptolemy na hindi ito hihigit sa 3,000. Pagkaraan ng Edad Media at ng pagkakaimbento ng teleskopyo, natuklasan ng mga tao na ang mga bituin ay hindi mabilang. Mga kaibigan, gaya po ng ating binasa, isa sa pinaniniwalaan ng maraming tao noon na ang mga bituin raw ay hindi hihigit sa 3,000. Subalit, mula po nang maimbento ang teleskopyo, napatunayan nilang hindi mabilang ang mga bituin. Sa Bible po ba, Kalem, may sinasabi po ang Bible kung gaano po karami ang mga bituin? Merong sinasabi ang Biblia tungkol dyan, mga kaibigan. Basahin po natin itong nakasulat sa Jeremias 33:22. Kung paanong hindi mabibilang ang mga bituin sa langit, ni matatakal ang buhangin sa dagat, gayon ko pararamihin ang mga inanak ni David. Mga kaibigan, malinaw na malinaw ang sabi ng Biblia, no? Ang sabi ng ating Panginoong Diyos mismo na hindi talaga mabibilang yung mga bituin. Kahanga-hanga po talaga ang mga gawa po ng ating Panginoong Diyos. Isipin po ninyo, ito lang araw o saan ay kahanga-hanga na. Di lalo na po ang di mabilang na katulad po niyan. Di lang po trillions of suns or stars, kundi countless po. Tama yon, kapatid na Binis. Kaya dapat talagang kilalanin ang Diyos, mga kaibigan, na makapangyarihan sa lahat. Kasi siyang lumikha sa lahat po ng yan. Di po ba, kapatid na Frank? At ang mga salita niyang katotohanan, lahat po ay nakasulat sa banal na kasulatan o sa Biblia, mga kaibigan. Ang sabi nga po sa Hebreo 3:4 ay ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Totoo nga naman 'yon, 'di ba? Kasi isipin po ninyo, alin ba ang tahanan po natin, 'di ba? Itong daigdig. Opo. Bawat sabi nga doon sa talata, bawat bahay may nagtayo. Halimbawa niyan, nagpunta ka sa isang lugar, may nakita kang bahay, iisipin mo ba parang kabote lang yun na sumulpot? Hindi naman ganun yan, hindi ba? Merong tao, merong nagtayo.
ultimo yung bahay ng gagamba, hindi po ba? Ay merong nagtayo nun. Alam natin yung gagamba ang gumawa ng kanyang tahanan. Tayo may sarili tayong tahanan. Ito ngang daigdig, hindi ba, kapatid na Vinice, ka Frank? Hindi po pwedeng isipin natin na bigla na lang sumulpot ito na lahat ng kailangan ng tao. Kumbaga, perfect siya para sa ang tao ay mabuhay. Hindi ba, yes, mga kaibigan? Kasi ayon nga sa mga pag-aaral, malayo lang ng konti ang mundo, malapit ng kaunti sa araw, maapektuhan or mamamatay ang tao. So, masyadong marami kung ipapaliwanag natin, hindi ba? Pero isa lang ang katotohanan nun. Bawat bagay, meron pong nagtayo. At ang nagtayo nitong mundo na ating kinalalagyan, di ba, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Eh, hindi po talaga pwede i-refute po yan. Yes, oo, hindi siya refutable talaga. Kaya yan ay isang katotohanan na nakasulat sa Biblia. At yan ay isang absolute truth na kailanman hindi po mapapasubalian ng kahit anong kaalaman. Tama po. Yan nga po yung binabanggit din sa Isaiah 45:18. Na ang Panginoong Diyos po ang nag-anyo at lumalang ng langit at ng lupa. Tama. Oh, talagang napakarami po nating natututuhan sa araw na ito. Kaya huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami. So pagpatak ng mga luha dahil sa aking kalumbayan, nasasaktan aking damdamin sa mga Sa tuwing tayo ay mahihiga upang magpahinga, pagkatapos ng maghapong paggawa, nais nating makatulog ng mahimbing, marelax ang ating katawan,
upang kahit sa magdamag man lamang ay makaipong muli ng lakas. At maging handa sa pagharap sa panibagong araw. Bukas ay muli tayong babangon, baon ng pag-asa at panibagong lakas. Muling gagawa at magpapagal at ipagpapatuloy ang ating layunin para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. May mga pangarap tayo sa buhay, short-term or long-term goal man ang mga ito. Mula pagkabata ay gumawa na tayo ng may pagsisikap upang makamit ang mga iyon. Magkakaiba tayo ng pinahinatnan. May natupad ang pangarap, mayroon ding nabigo. Mayroong hindi pa rin sumusuko at patuloy na nagsisighay para makamit ang tagumpay at kaligayahang hinahangad. Gaano man ang ating mga pagsisikap na maging matagumpay at maging masaya, may pagkakataon pa rin nakararanas tayo ng hirap at kalungkutan. At hindi natin maitatanggi ang katotohanan, may hangganan ang ating kakayahan. Bata o matanda man, mayaman o mahirap, dakilang tao man o hamak, tanyag o hindi man. Ang kayamanan ng tao, ang kanyang kaalaman, katanyagan o kapangyarihan ay hindi makapagpapanatili ng kanyang buhay, sapagkat yon ay nasa kamay ng Diyos na lumalang lamang. Nagkakaroon lamang ng kahulugan at kabuluhan ang mga bagay na tinatamasa ng tao kung siya ay buhay pa. Darating ang panahong maiiwan niya ang mga ito sa kanyang pagpanaw. Wala siyang madadalang anuman sa kanyang libingan. Maari namang maging maligaya ang tao habang siya ay nabubuhay sa mundo. Bunga ng inaaning tagumpay, papuri, kapangyarihan, katanyagan at ng dulot ng pagmamahalan sa sambahayan. Subalit ang mga ito ay panandalian lamang. Matatapos din ang kasayahang iyon kapag nagpantay na ang kanyang mga paa. Maging ngayong buhay pa, namamalagi ang katotohanan ng may paghihirap, sakit, ligalig at kalumbayan pa rin. Kung may kaligayahan at buhay na walang hanggan, nasaan kaya at paano matatamo ng tao ang mga ito? Nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos ang tunay na kaligayahan. Ang masunurin ay maliligtas at bibigyan ng Diyos ng buhay at kaligayahang walang hanggan sa bayang banal. Welcome back po. You're still watching Your Light Forever. At para patuloy po nadagdagan ng ating kaalaman, Ka-Frank, meron pa po ba tayong ibang mai-share tungkol po sa tinatalakay po natin ngayon? Meron po. Babasahin ko po itong nakasulat sa Why We Believe the Bible. Sa page 50 sa Filipino ay ganito na po ang ating mababasa. Natuklasan ng mga astronomo na may isang kalawakang walang laman sa hilaga. Wala roong gumagalaw na mga planeta ni nagniningning na mga bituin. Kung ang teleskopyo ay itatapat sa timog, silangan at kanluran, makikita ng mga tao ang di mabilang na milyon-milyong bituin na di makikita ng matang mata lamang. Subalit kapag ang teleskopyo ay itinapat na mabuti sa hilaga, ang naroon ay isang kalawakang walang laman. Hindi ito maipaliwanag ng mga astronomo. Hindi nila nalaman, kundi kamakailan na lamang na may gayong kalawakang walang laman. Mga mahal na kaibigan, noon lamang ginamit po ng tao ang teleskopyo. Natuklasan ang empty space in the north, kung tawagin. Opo, ang mga first telescopes po ay naimbento noong 1608 at 1609. Ang galing mo sa history, kapatid na Vinis, ha? Samantalang mahigit ng 1,000 taon, mga kaibigan, na nakasulat po sa Biblia bago pa naimbento yung mga teleskopyo. Opo. Na yan ang binabanggit ng banal na kasulatan, yan tungkol sa empty space in the north. Mabuti po, basahin natin ang nakasulat. Dito pa rin po sa Hob 26:7, binasa na natin kanina yung isang bahagi ng talata. Basahin natin ang buo. Ganito ang nakasulat. Pakinggan ninyo, mga kaibigan. Kanyang iniunat ang hilagaan sa dakong walang laman at ibinitin ang mundo sa kawalan. Mga mahal na kaibigan, kung titignan natin,
ito po ang katotohanan na noon pa ay ipinahayag na po ng ating Panginoong Diyos at nakasulat po sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Meron talagang empty space in the North. Na ang sabi nga po dun sa binasa po ninyo, kapatid na Frank, ay kamakailan lang po nila napatunayan. Pero noon pa ay pinatunayan na po at ipinahayag ng Biblia, ng mga salita ng atin pong Panginoong Diyos. At ang ilan pa dyan, mga kaibigan, ay ang mga hula ng Diyos na nakasulat dito. Nakita po natin na natupad sa takdang panahon. At dahil po sa natupad, mga kaibigan, yan po ay katotohanan. Yan ay absolute truth. Tama. Opo, Kalem. At para po sa mga mas detalyado pa pong pagtalakay tungkol po riyan, ay patuloy po namin kayong inaanayahan sa aming mga pamahayag, sa gusaling sambahan man po namin o sa TV at online. So patuloy po kayong manood nito pong Your Light Forever. Yes. INC TV programs, mga preaching shows po tulad ng INC International Edition, ang Iglesia ni Cristo, gayon din po ang mga programa po natin sa radyo. At sa harap po ng mga katotohanan ng ipinaglingkod po sa atin ngayon, mga kaibigan, ay magkasunod ko na pong babasahin ang nakasulat sa Jeremias 10:12 at sa Kawikaan 19:21. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. Kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kanyang itinatag ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. At kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Mga kaibigan, napakatibay po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya walang dahilan para pag-alinlanganan natin. Diba? Kundi panghawakan po natin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Panghawakan po natin yung mga pangako niya na gagawin niya para sa mga tunay niyang lingkod. Pati na ang pagpapatatag at pagbibigay niya ng mga biyaya sa mga taong lubos na tumutupad sa kanya pong mga kalooban. Hindi po pala dapat na masyadong hangaan o panghawakan ng mga karunungan ng tao na panlupa. Bagamat mahalaga yon, sapagkat kailangan din natin yon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Subalit, ang pinakamahalagang karunungan, di ba, yung dapat nating paniwalaan ay kung ano yung nakasulat sa Biblia na mga salita ng Panginoong Diyos. Tama po. Manalig tayo sa Panginoong Diyos at sa kanyang mga salita o mga aral. Yan po ang tunay na ikatatatag at ikatitibay natin. Maraming salamat po sa inyo, Kalem at Kavinis. At maraming salamat din po sa inyo, mga mahal naming mga viewers, sa inyong pagsubaybay sa ating ginawang pagtalakay. Bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos. Opo. Pinupuri ka po namin at dinadakila. Amen. Mula po sa kaibuturan ng aming mga puso. Opo. Nagpapasalamat kami ng napakarami sa iyo. Amen. Sapagkat muli, binigyan mo po kami ng ganitong pagkakataon. Opo. Na mapag-aralan namin ang iyong mga dalisay na katotohanan. Opo. At maibahagi sa aming mga kababayan. Opo. Upang magbigay inspirasyon sa bawat isa po sa amin. Opo. Lalo kang mahayag sa aming buhay. Amen. Lalo kang makilala ng maraming mga tao. Amen. Manghawak at manalig sa iyong mga katotohanan. Amen. Upang magbunga sa amin ng iba yung katatagan. Opo. Maitaguyod namin ang aming pamumuhay araw-araw. Opo. At higit sa lahat, matamo namin ang iyong mga biyaya. Amen. Panginoon naming Hesukristo, nananalangin din po kami sa Opo. Iyo. Nagpapasalamat po kami ng napakarami Opo. Sa walang sawang tulong at pamamagitan mo po sa amin, Amen. Sa aming mga pananalangin sa ating Ama. Amen. Pangako po namin sa iyo, Panginoong Jesus, Opo. Patuloy kaming susunod sa mga halimbawang iniwan mo, Opo. Ang iyong pananalig at pagsunod sa mga kalooban ng ating Ama. Amen. Panginoong Diyos, sa muli po naming pananalangin sa iyo, Opo. Lagi mo pong basbasan ang pamamahala ng iyong iglesia. Amen. Ingatan lagi na araw-araw, alang-alang sa patuloy na pangunguna sa amin. Amen. Pinagpala't binasbasan mo po kaming lahat. Opo. Ang lahat ay magalang po naming hinihiling Opo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.